naging kontrobersyal ang isang pastor, isa siyang kilalang pastor, dahil sa kanyang pananaw na ang impyerno ay hindi literal. Sumasalungat daw ito sa karakter ng Diyos, that God is so loving, that's why there is no such thing as literal hell. Na ibahagi ko din po ito sa ating Facebook group na WLI with QC. Naway kayo po na nagsasaliksik katulad sa akin, katulad ng inutos ng Biblia na tayo po'y manaliksik. We verify information, we verify the truth from the Word. So naway mag-engage din po tayo at marami sa mga kasamahan din natin mga pastor, mga kaibigan kong pastor ay nakapag-komento, nag-reach out. Actually, dalawa itong pastor ang nagiging controversial ngayon dahil sa kanilang mga kakaibang pananaw sa Biblia. Sa aking pagtanto, sa aking pag-iisip, pag-nilay-nilay, marahil ang mga tao ngayon dahil sa gitna ng hirap, pandemya, bumubuo ng parang theology or pananaw para ma-appease yung hirap. They try to micromanage the evil that's happening in the world. Biblically po, nabanggit ni Jesus Christ mismo yung hell. At saka kung wala pong literal hell, parang lahat na lang ng tao, kahit si Hitler, itong mga greatest evil in the world in human history, they can go to heaven. Walang sense of justice kung walang actually hell. If there's no eternal punishment and eternal damnation. Kaya po, napakahalaga na unawain po natin ang karunungan ng Diyos sa paglikha, sa kanyang paghusga, kasi ang kanyang justice, ang kanyang hukom, God's divine justice is rooted also in His divine wisdom. And even at this crisis, I encourage you to seek God's wisdom. In crisis and adversity, God's wisdom is our greatest necessity. We don't try to micromanage kasi na parang minsan yung tao nawawala na ng pag-asa or they develop this compassion fatigue. Parang napagod na. Parang hindi na nila mawari ang mundo. Hindi nila ma-discern ang Diyos ba ay talagang mapagmahal. Bakit merong ganitong pandemya? We need to go back to the depths, yung lalim ng salita ng Panginoon. And actually, God has spoken sa kanyang salita. Minsan, God will not deliver us in our circumstance. He is strengthening us and He is giving us actually wisdom. Kaya ang kailangan talaga natin ngayon, dunong na nagmumula sa Panginoon. In crisis and adversity, God's wisdom is our greatest necessity. Kung nabahagi ko nakaraan na ang impormasyon, tamang impormasyon, talagang napakalaga, it will make or break someone else's life. At ngayon din, kung tayo'y nagugulimihanan, hindi na natin alam ang gagawin, tayo'y nahihirapan sa pagsubok at kabiguan po mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ang ating pinakakailangan. We should seek God's wisdom. So we will begin a series about the wisdom literature. Paano sa kapanahunan ngayon na naglipa na ang marami mga prosperity gospels? They offer you false hope. Receive the healing, name it and claim it, you will have it. Para na siyang law of attraction. Sige, just think of it and it will come to you. So we need to debunk that unbiblical statement, unbiblical worldview. We need to go back to the design of God for our lives, even in the midst of crisis and adversity. God's wisdom should be our greatest necessity. Sometimes God is not delivering you in your situation. He is actually strengthening you, giving you more wisdom so that you will be mature. Kasi yung plan ni God, He is more concerned with our character rather than our comfort. Sometimes the good plans of God do not feel good sa ating context. So
masasabi talaga natin that God's way, God's wisdom is higher. His thoughts are not our thoughts. His ways are not His ways. Tayo po'y magbukas ng ating mga Biblia. We will start in Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Ito po ay very familiar and we will have an intro kung paano binigyan tayo ng Panginoon ng napaka-practical na solusyon sa gitna ng gulo, sa gitna ng dilubyo, sa gitna ng pagsubok at kabiguan. Talagang ang karunungan ng Diyos ang ating mga kailangan. We will start today in Proverbs chapter 1, verses 1 to 7. It says, "The Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, for attaining wisdom and discipline, for understanding words of insight, for acquiring a disciplined and a prudent life, doing what is right and just and fair, for giving prudence to the simple, knowledge and discretion to the young. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance, for understanding proverbs and parables, the sayings, the riddles of the wise. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline." Let us commit this time and new series unto the Lord. Father God, we really need your guidance, your knowledge, your wisdom. Ngayon po, Panginoon, people are coping in a way na sa kanilang pananaw will appease the questions, the human longings. Why there is pain? Why there is evil? At marami ang nalilinlang, marami po ang nadideceive. They try to develop a theology that is not from your word. Help us in wisdom literature from the books of Proverbs, Psalms, Job, Song of Solomon. Makita po namin, even the wisest and the richest, they have feared you, Lord. Sila po ay nagpakumbaba at naghingi ng dunong kasi kahit anumang sinong matalino, matalinghaga dito sa mundong ito, wala pong maikakumpara sa iyong dunong, sa iyong talino po, Panginoon. Your ways, your thoughts are higher, Lord God. And that's why, Lord, right now, we just submit everything to you. We just lay aside our preconceived notions, ideas, our anxieties, our worries, Lord. We try to cope, Lord God. Minsan kahit yung mga religious leader, they try to cope using theology and sometimes wrong practice. But right now, Lord, we want to go back upon your word, upon what your word is saying to us. In Jesus' name, amen and amen. The Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel. This is the wisest person, Solomon. He didn't ask for riches, for glorious kingdoms. Hindi siya humingi ng napakaraming mga karuwahe at napakaraming mga sundalo. Humingi siya ng karunungan. Katulad nawa sa ating sitwasyon ngayon, ang ating kailangan po, minsan po ay dunong na nagmumula sa Panginoon. Huwag tayo magdunung-dunungan. Marami po, kahit ating mga kapatiran, kahit yung ating mga kapamilya, bigla na lang naging scientist, naging scientifico, nag-research, mga different vaccines, highly opinionated, pero po, wala pong I'm not saying that those things are bad. We're saying here that God's wisdom is supreme. Ito po, hindi nalalaos. Anumang uri ng panahon, pandemya man o wala, in any situation, the timeless principle of the Word of God, God's wisdom prevails. God's wisdom is supreme. Kaya wag na wag po natin kakalimutan today, this message, in crisis and adversity, God's wisdom is our greatest necessity. Like Solomon, he asked for wisdom.
itong pastor, maraming mga pastor, mga religious, na banggit ko po last time, yung gumawa ng miracle mineral solution, gumawa sila ng pinambigay sa mga miyembro, yung pala ay toxic. So, ang nangyayari sa mga religious leaders? They try to apply their own understanding. They try to solve or to fix the situation na hindi nasaklaw, hindi nila pinagpapa sa Diyos. Gusto lang nila makontrol yung mga tao, to like them and to follow them and to have rulership or dominion sa kanilang nasasakupan, kahit blind following na. Kaya sa atin po, hindi po ako yung authority, si Lord lang po ang supreme authority. In Christ alone po, according from the Word of God alone, according to the Word of God alone, sa salita lang Diyos, sa salita lamang po ng Panginoon na masusunod, you should verify what I am preaching, what I am sharing from the Word. Hindi lang amen ang amen, kasi in that Facebook video na pinakita ko, this pastor was sharing about there's no such thing as hell. Kayo mismo po, you can share. Pwede nyo pong akong i-PM. I don't want to name drop lang kasi nasa preaching tayo. But you can PM me if you want to know the pastor. Or actually, in our private Facebook group, WLI, WinQC, we are discussing, tayo po ay nagdi-discuss po doon ng mga theological matters, mga current events ng mga simbahan. Kilala po ito, prominenteng pastor po ito. At ito po yung nagdala sa pambansang Kamao, nag-share daw ng gospel. Yon, isa pong clue sa inyo. Kaya maraming nabahala kasi kahit sa aming mga colleagues, mga kaibigan kong pastor, okay naman to siya dati. What happened to him? Okay? So, what I'm sharing is, tayo mismo, if you're fighting that monsters, be careful again na hindi tayo yung maging monster, sabi nga ni Friedrich Nietzsche. So, tayo ay bumalik doon sa wisdom ni God. Instead of fixing the situation, as we're human, we cannot fix other people, we cannot fix yung ito, we try to be the solution, di ba? Tama naman po, we should act on. Pero minsan, gusto na natin systemic, baguhin na talaga lahat. Kaya gumagawa tayo ng mga weirdong pananaw, weirdong doktrina. Actually, yung kaibigan na nalilig sa kanya na pastor, sabi nila that the Bible is only a literature. It's not the Word of God. Ayan. So again, I invite you to engage with me in WLI WinQC. Nandun po, nagsishare po ako ng mga updates para hindi po tayo basta-basta na lang amen ng amen, subscribe ng subscribe. Hindi po yun sa kapapurmahan. Babalik po sa katotohanan. Kung talaga yan ay galing sa Diyos o hindi. At makukonfirm po natin yan sa pamamagitan ng Biblia, sa salita ng Panginoon. At naway tulad tayo ni Solomon na humingi ng duno imbis na humingi ng napakaraming mga ginto at kayamanan at napakakapangyarihan na mga palasyo. Instead, Solomon, son of David, king of Israel, asked for wisdom. In crisis and adversity, God's wisdom is our necessity. Sa pagsubok at kabiguan, mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ang pinakakailangan. Minsan, hindi ka, God is not parting the Red Sea or the sea that na parang sa tingin mo, Pastor, nasa gitna talaga ako, nawala na akong pupunta, parang ako yung Israelites. I was like Moses and with the Israelites, na kung dumiretso kayo, malulunod na talaga. Pero minsan, ang kakalmahin hindi dagat, ang kakalmahin ang iyong puso. Bibigyan ka ng karunungan, bibigyan ka ng dunong. And that's what we are studying about as we go through the books of, through the old, the wisdom books in Old Testament. Kaya ito rin mga grupong ito, sabi nila, hindi na kami nag-Old Testament. Okay, we focus
more on the Jesusness or in the New Testament lang. Okay? So let's be careful. We do not idolize preachers and pastors. Si Kristo lang po ang malakas. Si Kristo lang po ang Diyos. Wala na pong itatanghal na iba. So, this is it. Yung intro. Verses 2 to 5. To know wisdom and instruction. Kung gusto mo ng dunong, gusto mo ng kapahayagan, gusto mo ng instruction, right now, the Lord Jesus is always available for us. As we have put our faith in the Lord Jesus Christ, Lord, as you humble yourself, Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba. Yes, I will research what's happening in the midst of this pandemic, the vaccines all around, but Lord, gusto ko po yung galing sa inyo. Gusto ko po yung ikaw mismo yung masusunod. Hindi po yung sarili ko. Hindi po yung ako nagdudunong-dunungan. Kasi we believe all truth is your truth. Kung katotohanan yun, ikaw po ang siyang may hawak noon. To perceive the words of understanding. To receive the instruction of wisdom. Justice. Kita po natin justice, judgment, and equity. If you're questioning heaven and hell, na walang literal place na iyon, you're questioning the divine wisdom of God, the divine choosing and justice of God. Pag sinabi mo, because of Christ's resurrection, for God, yung interpretation kasi nila ng for God so loved the world, lahat na lang mundo ay ligtas. So grabe pong sa aming terms, tawag po niyan ay universalism, universal salvation na daw. Dahil namatay si Kristo para sa kasalanan ng mundo kasi yung kanilang pag-interpret dahil sa isa, dahil kay Adan at Eva, na tayo rin ay nasama, yung imputation. Okay? So, grabe po. Because of the evil and the problem of pain and suffering, they are concluding itong mga unbiblical statement, unbiblical theology na universalism at sinasabi na lahat na daw ay ligtas. Napakadelikado po yan. At sinasabi nila, dapat love lang yung mga hari, yung maghari. Pag tinutulig sa sila, if they're confronted by questions, tawag agad sa iyo, pariseyo. Grabe, no? So, they are not open to the yung questions. Eh, yung wisdom, grabe yung mga, kasi yung book of Proverbs, this is a collection of different wise sayings. Yung mga matatalino. So, grabe, kaya nga, may mga words dyan stand alone sa kanilang mga konteksto. At makikita natin dito that God is not intimidated with question. And why is this people, when they are being questioned, parang straw man, hindi nila hinaharap yung tunay na argumento, pumupunta sa iba. So, for us, God's wisdom, God's justice, so parang sinasabi natin dito, God's justice, yung paghusga ng Diyos, ay rooted din sa kanyang dunong, sa kanyang divine wisdom. Kasi, only in the Christian worldview, we can find equity. Because in the Christian worldview, we are made in the image of God. Lahat ay pantay-pantay. There's no parang, regardless of gender, we are all made in the image of God. Ayan. Kaya every man is worthy of respect. There's also the human dignity. Kaya kung kine-question natin, we attack the arguments, not the person itself. We talk about ideas, yung kanilang pinaniniwalaan. So, with us, yung tanong dito, amen lang tayo ba ng amen? Share lang ba tayo ng share? When we sing songs unto the Lord, when we read, meron ba talaga tayong pag-intindi? Meron ba tayong effort na maunawaan yung mga bagay-bagay
Since yung salita ng Diyos, ito rin ay literatura. This is a literature, this is a book which challenges us to go back to certain gaps like history. So, kailangan mong balikan. Kailangan natin mag-effort na tingnan yung mga bagay-bagay. Kasi naniniwala tayo, this is commodity. Yung paniniwala ng Bible, pag minsan delikado, kasi pag yung religious leader, hawak niya yung Bible, sabi niya, bukas, bago matapos yung ECQ, darating ng Panginoon. Di ba delikado? Kasi kahit gamit niya, hawak niya yung Biblia, pero nami-misquote niya, nami-misapply niya, kahit si Satanas, nagko-quote ng verse, di ba? Hindi ibig sabihin na nagko-quote tayo ng verse, memorize natin yung verse, ibig sabihin nauunawaan natin. Kaya kailangan po natin bumalik sa dunong, sa wisdom ng Diyos. Tayo'y magpakumbaba, Panginoon. Kami po ay palalo, kami po ay mahina. Kailangan po namin ng iyong gabay at patnubay. Araw-araw po tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Iluhod po natin ating mga puso. Sabihin natin, Panginoon, patawarin niyo po kami na ako ay nagdiyos-diyosan sa aking sariling mga desisyon, plano sa buhay. I forget to remember you. I forget to honor you in my decision, in my relationships. Gusto ko akong nasusunod. Ngayon po ako'y nagbabalik. In crisis and adversity, God's wisdom is our greatest necessity. Sa pagsubok po at kabiguan, ang karunungan ng Diyos ang ating pinakakailangan. So, I pray that we will seek God's wisdom. Especially ngayon, kailangan po talaga natin ng habag ng Diyos, yung gabay ng Diyos, yung dunong ng Panginoon. Kasi pag tayo magrunung-runungan, apart from God, we can really do nothing. Hindi natin kaya sa ating sariling pag-intindi lang. We believe that there's higher authority, higher power that governs the universe, that governs this whole wild world. Kasi kung walang Diyos, grabe po. Kahit isang iglap lang pwede maglaho yung ating Metro Manila, itong ating kinatatayuan, kinaupuan. Because there is a sustainer. We should go back. Why have you allowed, Lord, this to happen in your own wisdom? Though hindi namin lubos malirip ang lahat ng mga ito, gusto po namin umayon doon sa iyong disenyo, sa iyong karunungan para sa amin. Katulad ni Solomon, binigyan niyo po siya ng karunungan. Gusto rin po namin makita as we read wisdom literature. So our one book challenge, mga kapatid, basahin po natin ang Book of Proverbs this week. Read the Book of Proverbs. See how their yung kanilang kapanahon, yung retributional, ibig sabihin, pag may ginawa, may gagawa, parang merong kapalit. So you will be interested sa kanilang kultura noon and even how God intervenes. Kasi makita natin kahit si Job, though ang tuwid niyang tao, pero may nangyari sa kanya. So it counters to the idea na, Job, siguro may ginawa kang masama kaya nagdudusa ka. Ganon yung preconceived ideas kasi natin. Siguro meron gan karma yan. Okay, mga Kristiyano, wag po tayo maniwala sa karma. Kasi karma is a Hindu term. So, pag sinabing karma, parang ginagamit natin, may araw ka din. So, karma actually is cruel. It's not biblical. There is no message of the gospel or hope in karma because you need to pay and to pay even you do not know what life before. So, parang pinagdudusahan mo ngayon, nangyayari, yung nangyayari pa nung nakaraan. So, walang tinatawag na bawat kaluluwa ay mahalaga. Only in the Christian message, in the Christian worldview, in the Bible, makikita natin na bawat isang tao ay mahalaga, nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at sa kanyang plano, sa kanyang wisdom. So, when we question, Lord, bakit ganito? If you are a loving God, why there's evil?
Why have you allowed? Okay. Again, God's justice is rooted in God's wisdom. So instead of questioning our existence, instead of questioning God's superintendence, yung kanyang pamamahala sa mundo ngayon, humingi tayo, magpakumbaba po tayo, humingi tayo ng karunungan sa Diyos kasi tayo limitado yung ating pananaw only in our lifetime. But with God's perspective, He can see the future, yung reality, yung mga nangyayari. So what benefits most in humankind, in all of creation, alam ng Diyos kasi siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, yung conclusion later on in verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kita natin na doon pala, dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, sa kanyang dunong sinusustain niya itong mundo kahit magulo, we cannot say that God is far because there is evil. But actually, we believe God is sovereign, powerfully sustaining us today. Just imagine if there's no God. Just think of the worst. Think of the alternative world that we have. Sobrang gulo. Baka hindi na tayo umabot sa ating existence ngayon. Just imagine the corrupt, yung corruption ng puso ng tao. Gusto mag-hoard, gusto makasarili. Wala po. But because of God's divine intervention, we are still sustained. Though mayroon pa rin evil, but one day, because when Jesus comes, He will right every wrong. And that's what you call justice. Binibigyan pa ng Diyos ng panahon para tayo magsisi. Grabe pong biyaya. Grabe pong pag-ibig po yun. And again, let's go back. A wise man will hear and increase learning. And a man of understanding will attain wise counsel. Seek God's wisdom, kapatid. Humingi po tayo ng karunungan sa Panginoon sa gitna man ng pandemya, kabiguan, ang karunungan ng Diyos ang ating higit na kailangan. Marahil hindi ka paulit-ulit na pagsubok na yung nangyayari sa iyo. Minsan, may wisdom na binibigay sa iyo ang Panginoon pero hindi mo sinusunod. Sometimes, God is not changing the situation, but God is giving you His unction, His word, His wisdom. Kaya hindi nababago sitwasyon because God wants to change you itself. Sometimes, God changes the situation, but most of the time, I believe, God is changing you and me for the better. Naway sumunod po tayo, naway humingi po tayo sa Kanya ng karunungan. Huwag po tayo magmamayabang. Sinasabi natin buhay tayo ngayon. Sinasabi natin may lakas tayo ngayon. Araw-araw po, hingi po tayo ng gabay, patnubay, karunungan na nagmumula sa Panginoon. Tayo po'y magpakumbaba sa Kanya. Let us humble ourselves. Sabi nga, kaya yung succinct how James, Book of James, paano niya sinabi, parang mayroong reflection nun. Yung kanyang sinasabi sa itong wisdom literature. Kumbaga, sa New Testament, doon, sa Book of James. And verse 6, it says that people may understand a proverb and a figure of speech or an enigma with its interpretation and the words of the wise and their dark sayings or riddles. Yung mga talinghaga, itong mga figure of speech, ang Diyos, kita natin sila Daniel, sila Joseph, because of God's inspiration, they were able to interpret, they were able to read riddles. Kasi ang Diyos nga talaga po ang tunay na may-ari ng dulo. Humingi po tayo sa Kanya. And also, makita natin that God an educator. He educates man that we will be full of wisdom. In verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge.
but fools despise wisdom and instruction. Many times, there's paradox pag kabaligtunahan, pagkabaligtad sa wisdom literature. Psalms talks about the people who walk to the counsel of the ungodly, and then righteous, and then light, darkness. Dito sa Proverbs, fools, yung mga hunghang at saka yung mga matatalino. Yun. Makita natin may certain paradox yung paghahambing na yun kasi yun yung emphasis. And I believe this is very relevant for us today. People need wisdom. Kailangan ng dunong, kailangan ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Kasi sobrang dami na po. If you look at YouTube, you look at websites, there are many master classes. You need to enroll in this academy. I'm not saying, okay, we're not against, ako actually nag-aaral ngayon. I'm enrolled in a online school. So I'm for it. The Christian worldview is for it. But hindi po yun yung ultimate authority. Babalik po muli sa salita ng Panginoon. There are many master classes. Sasabihin, limited time. Hinihintay ka na lang. Merong 50% discount. Kasi talagang kailangan mo itong mga financial literacy. You need to enroll now. Now, meron din, mag-ingat din po pala tayo. May legit po at meron din po mga scam. Na talagang ang mahal-mahal ng mga masterclass nila. So, gumagamit lang ng mga pabango, mga salita. Pero actually, they are not helping. Kasi the goal of education is to produce more educators. Hindi yung sila lang yung yayaman. So, nagiging scam po siya. We pray that as we seek the Lord, as we seek His wisdom, we will be wiser people of God, wiser citizens. Ngayon darating na naman po yung eleksyon. Hindi po tayo magpapalin lang na sa anumang mga pamumulitika. Gamitin po ang binigay na karunungan nagmula sa atin ng Panginoon. We will not be swayed by partisans, by politics. Tingnan po natin, pag-pray po natin, let's engage to what's happening in the society. Makilahok, nagkakaroon po ng yung PCEC VoteNet program. Tayo po ay mananalangin para sa COMELEC. Magbabantay din po tayo. And we will also be prayer partners. We will be praying for the candidates. But we will not endorse someone. We are non-partisans. That's how wisdom is more applied sa ating mga kasimbahanan, sa ating mga churches. We pray that it will be translated even after this message na maging mas matalino po tayong tao na may takot sa Panginoon. Kasi po, sabi po sa verse 7, the fear of the Lord is the beginning. This is a reverential kind of fear. Hindi po yung parang you are scared of God. God, grabe, even God is so powerful, He is the King of the universe, but hindi siya nag-reveal into a mighty political tyrant king. Yung pagpasok niya sa mundo in a humble state, and then he lived a simple life, a sinless life, and then Christ was crucified for us, and then he rose from the grave. Grabe po yan. That though God is the powerful King of the universe, He is an available friend. So, itong reverential fear po pala, ibig sabihin, rumespeto po tayo sa Diyos. Minsan wala na po kasi tayong respeto sa Panginoon. Umaas na tayo na tayo mismo ang Diyos. Nagdidiyos-diyosan tayo, namumuhay tayo na parang hindi hayag lahat sa pananaw ng Panginoon. Umaas ka na parang hindi nakakakita ang Diyos. That's foolishness. Sabi po dyan, but fools despise wisdom and instruction. But the fear of the Lord, kasi kung alam mo you are accountable to God, alam mo kahit walang nakakakita, hindi ka gagawa na masama. Kahit walang witness, you will continually be good, you will continue to be accountable to a higher power, and that is God.
although people will not see you, although people will not approve you, you will still do the right thing because God is the righteous God. God sits on the throne. He is powerfully and actively involved in this whole wild world, even in the midst of pandemic. God is sovereign. Makapangyarihan po ang Panginoon. Kaya we should honor Him with our wise decision. In crisis again, in crisis and adversity, God's wisdom is our greatest necessity. Sa pagsubok po at kabiguan ng karunungan ng Diyos ang ating higit na kailangan. Tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, ngunit tayo po ay nagkasala. At ang ating mga desisyon ay puro na makasarili. It's all about us. At ngayon, sa ating pagsuko ng ating mga buhay, sambitin po natin, Panginoon o Diyos ko, sa araw na ito, Ikaw ay maglaan ng panahon. Humingi ka ng tawad. Ang Diyos ay nakakakita. If many times you try to act as if God is not seeing you, God is not there. Maybe also, you've been praying, Lord, bakit hindi niyo po sinasagot ang aking panalangin? Marahil binibigyan ka na ng wisdom ng Panginoon, hindi ka lang nakikinig. Minsan, God is not calming the storm. He is calming your heart. Minsan, God is not changing the situation. God is changing you. Now is the right time to humble yourself before the Almighty. Magpakumbaba ka, kapatid. Humingi ka ng tawad at humingi ka ng dulong karunungan sa Panginoon. Kay Kristo makakasumpong po tayo ng tunay na karunungan. In Christ, He is our head. He is the head of the church. Kaya tayo magpasakop tayo sa kanyang pamamahala para po siya yung masunod sa ating mga desisyon, sa ating pamumuhay, sa ating pagtatrabaho. At ito rin po ay matra-translate sa ating paggawa, sa ating mga trabaho, sa ating paglilingkod bayan, sa ating mga ginagawa para sa ating komunidad. Ating pagtulong sa kapwa, itong pandemya, meron na tayong dunong na nanggagaling sa Panginoon. So, I would like to invite you again to engage in WLI Win QC. We talk about theological matters. Yung theology means study about God and His relation to the world. It's an attempt to study. There's no such thing as perfect theology because our mind is not perfect. We're not perfect in condition anymore. It's only an attempt because He is a perfect, good, loving God. All perfection, nasa Kanya na. Siya talaga yung malakas, sa malakas. God of all gods, Lord of all lords. Kaya siya yung tunay na marunong. Siya yung nakakaalam sa lahat. Kaya humingi tayo ng wisdom sa Kanya. And actually, wisdom is applied information from the Word. Hindi lang narinig natin ngayon, amen po pastor, pero wala tayong ginawa. Anong ginagawa natin pag may makita tayong mga article, mga video, mga photos nagsisirculate, you verify. You do not share it in our group chat. Huwag kang basta-basta share, like, subscribe kung sino-sino man, pero hindi mo bene-verify kung sino mga tayo, hindi mo sinusuri. Naway maging tulad tayo ng mga Bereans. When Paul had written, hindi sila basta-basta, ay si Pablo kasi yan, okay na yan. Hindi po, tayo po ay magsisiyasat sa mga nasusulat. It also applies not just from the Word of God, but also to news, to articles, to what we are seeing online. Doon po yung application ng wisdom. Amen? Because we are people of the truth, we should follow the truth where it leads us. Let us pray. Father God, this is our prayer as we begin in the series of the wisdom literature. We pray, O God, na kami po'y magpakumbaba, umayon, magpasaakop sa inyong mga kaparaanan. The way you are managing the world, the way you are sustaining the universe,
Help us, Lord, to trust in you. Help us instead to ask wisdom. Dahil ikaw po nakakita ng lahat ng perspective, lahat, you are an all-knowing, all-powerful God. And we want, Lord, to subscribe to that wisdom that you have for us. Lord, patawarin niyo po kami sa maraming beses na kami nagdunung-dunungan, kami ang nagdidesisyon na walang ang iyong basbas sa aming mga buhay. Kaya kami po ay nagpapatira pa ang aming mga puso, hihingi ng iyong gabay at patnubay. Pray, Lord, we ask for your wisdom in our lives, in our decisions, and even amidst this pandemic. Thank you, Lord, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen.